So, tapos na tayo ang pumunta doon sa ating pinuntahan. Kaya tayo na baba dito sa may Davao Doctor's Hospital. Kasi yan, meron tayong pinuntahan doon sa may Illustre area. Tapos ngayon, ang pupuntahan natin ulit ay Lopez Haina ulit, no? Ay, hindi pala, sorry. It's Lastimosa, yun. Lastimosa Alley. So, mula rito sa may Davao Doc, maglalakad ulit tayo. May na-vlog na ako dyan, no? Na-upload na content, no? Kumbaga, parang update. Kumusta na ang Lopez Haina. So, ngayon naman, gabi naman kasi ito, no? So, tingnan natin kung anong hitsura kapag kagabi. Kung anong feeling, no? Na mag-walking, hiking, lakad. So, time check. It's alas 10 na ng gabi. So, ano to, ha? Mount Apo. Yan, ha? Quirino Avenue, Davao Doc, tapos Mount Apo. Yan, diretso lang to. Dito tayo ngayon, diretso sa Mount Apo. Tapos ito naman yung General Malvar. Yan. Tapos sa unahan pala niya, naalala ko ano yan, sa may Malvar Street patatagpuan din yung simbahan yata, tsaka ano, AMA, Computer College. Kasi parang dyan nag-aaral lang pinsan ko dati. Tapos ngayon, itong J. Lastimosa, pupuntahan ko sana. Meron naman daw ang daan doon sa may Malvar. Kaso nga lang hindi tayo kabisado kasi nung sinundo tayo ng ating pinuntahan, dyan tayo dumaan sa may Mount Apo. Yan. Kaya mas ano, mas familiar ko na rito. Mount Apo. Dati, ako'y natatrabaho, diba, sa Jollibee. Tapos trabaho ko is na-assign ako sa may food delivery service. So ako yung nagtatawag ng mga customer kung ano yung o-order nila for lunch. So ngayon, bali, yan, ako yung nade-deliver ng mga pagkain nila. So ito yung lugar, mga Limso Hospital. So saan mo yung Limso Hospital? Doon lang din yata sa may ano, no, Illustre. Tapos dito naman na area is Sampaguita. Meron yun, Sampaguita Inn, naalala ko, no? So pinakato ko yung kwarto. Kasi nung araw 2006, hindi pa uso yung Grab. Hindi pa uso yung mga riders, no? Mga Food Panda. So sila yung nagtatawag sa atin. Minsan naman tayo din. Tapos yun, nagpapadeliver sa Sampaguita Inn. Hindi ko lang alam kung saan banda yun, yung Sampaguita. Parang dito yata yun, eh. Tapos kakatokin ko yung mga ano, mga nag-hotel, nagla-lodge. Room number, di ba? Tapos katokin mo lang. Tapos dito naman sa Cosmopolitan. Nag-deliver ako ng ano, mga burger, ganun, no? Pang snacks nila. Tapos minsan binibigyan tayo ng ano, yung customer. O, kuha ka ng ano, sayo na yan. Peach mango, tsaka ano, peach choco. Ito yun, so ito yung circle dito, ikot. Ano to, barangay hall pala to dito ng ano, General Malvar. Pagkakaalam ko, akala ko dati, ang General Malvar is ano lang siya, street, no? Or kalye. Doon sa maya, yun, gilid ng Davao Doc na yan. Pero yun pala, barangay pala talaga siya. Yun. Barangay. General Malvar. Barangay 7-A. Poblasyon District. Tapos meron ditong 7-Eleven. Merong Life Essential Marketing, Davao Incorporated. Tapos yun ang ano yung saan napunta natin doon, linag natin. Shoutout nga doon sa nagsabing, kumbaga parang curious kasi siya sa kanyang tinirahan dati. Way back 2014, dito siya nagtatrabaho sa isang bilang gwardiya. Tapos yung inuwian niya, tinitirahan niya ay sa likod doon ng Foursquare Gospel Church. Kung saan dyan lang, oh. Sa unahan na ito. Tapos yun, napuntahan nga natin sa ito yun, no? Green Windows Dormitory. Tapos may 7-Eleven. Massage, ano? Davao City. Nagsusulputan parang kabuti ang mga massage clinic, massage spa. So parang sabihin na tuloy natin na Davao City is massage capital of the Philippines. Hindi lang durian, no? Hindi lang CCTV.
hindi lang largest na city, kundi massage capital na rin. Kung ang Pasay City is ano siya, parang beer house capital of the country. And Davao is massage capital. Yan. Green windows. Dormitel. Bago lang yan. So, sinong mga nanonood ito ngayon, paki-comment nga dyan kung ito bang daan na to, man out po, dire-diretso ito is yun na ba yung Cosmopolitan? Ay, limot ko na yun, 2006 ako dito na nag-deliver ng pagkain dati from Jollibee. Mount Apo. So, sabi ni Sir Commentor, ni Sir Viewer natin na yan ang ano, nakatira siya sa likod ng Four Square Gospel Church. So, tingnan natin ulit yung ano, yung Four Square Gospel Church na yan. So, ito pala sa paggabi rito ha. So, di naman nakatakot. Ito talaga ang gusto ko sa Davao, napaka-consistent, no? Ibig sabihin na consistent siya pag sinabi nga safety siya, hindi ka matatakot or may banta sa iyong pangkaligtasan. So, dito sa Davao, consistent yung lugar. Lahat talaga ng lugar, no? Malibala sa cementerio. Doon ako naharamdan ng takot. So, hindi siya advisable kapag gabi kasi kikilabutan ka. Yan o, Rogin Inn. Mount Apo. So, kung diretsuhin ko tong Mount Apo na to, Cosmopolitan, no? So, pero di ako sigurado. Tapos yun nga, Davao City Four Square Gospel Church. Yan. Ano ba yan? Lapitan nga natin. Yan o. Four Square Gospel Church. Yan. Davao City Four Square Gospel Church. Tapos ito yon kahabaan ng Lupis Haina. Na nung nilakad ko siya galing doon, sa malayo, ano siya? If tourist, tapos palapit dito papunta pababa, Lupis Haina. Tapos madadaanan yung Davao City First World Gospel Church kung saan nakatira yung ating nagko-comment na nangumusta kung ano daw kaya tsura ng kanyang lugar na tinirhan way back 2014. So likod nito, wala na yung mga paupahan na bahay. Ay, I don't know kung paupahan ba talaga siya na bahay dito sa likod dati. Kasi ito na siya ngayon, no? Yung likod ng Four Square Church. Ano na siya, malaking building na ang pangalan ay Rogin Inn. Lupis Haina Street. Yan, Rogin Inn. So wala na, no? Ang likod ng Four Square, hindi na siya bahayan, hindi na siya apartment for rents, hindi na siya boarding houses. So balik tayo dito. Kung dedirtsuhin ko kasi dapat yung ano, yung Lupis Haina na yun, paakyat doon. Meron doon ng ano, malaking daan na daanan ng papuntang J. Lastimosa Alley. Pero dahil mas gusto kong itour ko kayo sa looban ng Lupis Haina, ng J. Lastimosa, kaya pinili ko na dito dumaan sa iskinita na to dito. Isama ko na kayo siyempre, di ba? Maglalakad lang din naman tayo, so yun na yung extreme and unbelievable walking vlog experience. Kailangan lang saan? In a narrow alley of J. Lastimosa, Davao City. So, ito na yun. Madilim lang yung ating camera pero
sa personal naman ninyo na experience, din naman siya ano, malilim. Malilim lang, no? Pero hindi talaga siya as in dark. Tapos ang sabi pa itong lugar daw na to ay i-demolish daw to. Malapit na. La, may aswang. It's in madilim. Okay, maliwanag na ulit. Diba? Ito yung experience na maganda. Talaga ang sikipan, di ba? Oh. Yun, medyo maputik pala dito na area, no? Parang wala silang maayos na drainage system. Yun na, sa dito na tayo. Malapit na. Dapat kang labar. Saan pag naisa yung pinahan? Kung tarong kang anak, badlo nga ay pusa ni mama. Okay, so yun lang, no? Siyempre, pasalamatan ko na ulit kayo sa ating pagsama. No? Sinamahan niyo ko sa madilim, masukal, masikip na daan. So maraming salamat sa inyong pagsama. Okay, I have to say bye-bye. Ingat!